Tungit, naalala ko tuloy, ba't kung hindi mahalaga itong programa ko, Brad Eli, o Mr. Daniel Rason, at maging ikaw, Mel Magdaraog, bakit pilit yung idinadown ng aking Facebook account kung ito hindi nakakaapekto sa inyo? Bakit idinown nyo, ipinabura nyo sa YouTube yung aking YouTube channel kung hindi kayo naaapektuhan doon sa mga katotohan ng nalalantad tungkol sa doktrina nyo? Oh. Kaya nga, eto pa, ipanood natin ang panibagong komentaryo ni Brad Eli. Kasi nung isang gabi, nagprograma sila. Hindi po naging ADD Bible Expo eh. Hindi ang dating daan Bible Exposition eh. Naging Sandoval Bible Exposition. Kasi puro Sandoval ang banggit nung mag-aamo. O ito, panoorin ninyo. Ilan ang nanonood kay Sandoval? Kaya ako ginagawang topic niyan eh. Tin mo, pati nga yung bata eh, na impluensya ang pang-intrigahin ako eh. No? Tingnan mo, ilan ang nanonood kay Sandoval? Alam mo ba, Brad Joseph, kung ilan ang nanonood kay Sandoval? I-display nyo nga. Meron ba? Ah, wala na raw channel. Natanggalan ng channel yung pobre. Wala kasing ginawa kundi gamitin yung copyright ng iba eh. Yan ang napala mo, na walang kapalalan ng channel. O, kita nyo, monitor nila eh. Nawalan daw ako ng channel kasi kagagawan nila eh. Sila yung report dito, anak katatawag ng pansin, ultimong video ko na. Oh, video ko. Inireport sa YouTube at kinlearn nila, they just claim that particular video belongs to them. O, ito, pakita natin yung, sipin yung video ng tamang daan. Yung first part, in-upload ko sa Facebook, sa YouTube, inireport nila. Yun daw kanila yung mismong buong video. Pakita natin yon. O, ano nakalagay dyan, no? This video is no longer available due to a copyright claim by... Ano kalagay? ADD Productions. O, kinlaim nila. Ano yung kinlaim nila? O, ilagay natin. Ano yung kinlaim nila? Part 1 po yun, ang tamang daan na ang tinalakay po namin dyan, ang kapatid na Ramil, yung iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaa Hamasayaha. Incorporated. Yun ang kinlaim nila na yun daw po kanila. Eh, yung YouTube naman, pagka may nag-report na gano'n na sunod-sunod, pinaniniwalaan agad. Kaya, hindi na yung akin channel. Ano po? Ang nakatatawag ng pansin, ilan daw ang nanonood sa akin? Ha? Ilan daw? Oh, yan anya na pala mo. Oh, isipin, tuwan-tuwa pa si Bad Eli. Nawalan daw ako ng channel. Oh, nawalan. Ang totoo, nakamonitor yan eh. Nung gumawa ako ng panibagong YouTube channel, eto reaction ni Bad Eli. Pakinggan ninyo. Panorin natin. Yun. Wala na pala siyang channel ngayon. Meron siyang bago. Yung dati niyang channel na wala. Meron siyang bagong channel. Eh, hindi ko na siya ipapakita. Baka may dumami pa. Ang nakikinig sa kanya sa bago niyang channel, ilan? Mm-hmm. 500? 600? Ah. Oh, meron daw akong bago na wala daw yung dati. Oh, monitor ako ni Bad Eli. Alam nyo ba kung bakit binura ng YouTube yung channel ni Michael Sandoval? Yan kasi eh, dahil nagnakaw siya ng mga copyrighted videos, marami to posibleng 3 or more, ninakaw niya ng mga copyrighted materials, at siyang ginamit niya sa channel niya which is illegal based on the copyright law. Sa YouTube meron silang 3 strikes policy na kapag meron ka ng 3 copyright violations, eh prone ka na para burahin sa YouTube. Merong due process yan, dahil yung inireklamo for copyright violation Amy, karapatan to appeal for some due process. Hindi nagtagumpay si Michael Sandoval to reverse the 3 copyright strikes, kaya, ang parusa sa kanya e burahin ang channel niya. Siyempre, ang mga pangyayaring ito e nangangailangan ng reklamo. Merong nagreklamo sa panig ng ADD, kaya nagkaroon siya ng copyright strikes. Pero yun po ang legal na proseso ng YouTube. So anong punto ko? Gumawa si Michael Sandoval ng illegal, nagnakaw ng copyrighted videos ng ADD, inireklamo siya, ang YouTube may due process, binigyan siya ng karapatan to appeal and be subjected to due process, then, as result, binura ng YouTube ang channel niya. Indicator, yung pagbubura sa channel niya na gumawa siya ng illegal, nagnakaw siya.
Ano ngayon ang excuse niya? Sabi niya, sabihin yung hindi kayo apektado nitong channel ko, yun po palusot niya. Anong sagot ko? Hindi po ito tungkol sa kung apektado kami o hindi. Ito po ay isang legal case na karapatan namin na protektahan ang mga pag-aari namin sa pagnanakaw. Legal issue po ito, kaya wrong premise yung accusation mo na pinatutunog mong merong epekto sa amin ang mga paninira mo. Hindi po ganun. Legal issue po, so legal right namin yun. Yung copyright videos is not intended for use ni numan, kundi yung pinapahintulutan lang ng mayari. Ninakaw mo, Michael Sandoval. Lastly, sabi niya, kahit daw yung video ng INC, inaangkin daw ng IDT as copyright material namin. Ito, inspection nyo kung totoo sinasabi niya o nagsisinungaling lang para syempre damage control niya. Napansin nyo kung ano yung accusation niya na inaangkin namin. Ito daw video video ng INC, pero inaangkin daw ng IDD. Anong video ito? Yung nasa red colors, napansin nyo? Ganyan ba ang format ng YouTube notice o edit lang yan? Ewan ko lang pero obviously edit lang yan para kunyari IDD pa masama, diba? Gaya ng sabi ko, may due process ang YouTube. Hindi ito basta nang bubura ng video o channel due to copyright violation. Merong right to appeal ang inireklamo. So obviously, itong ipinakita ni Sandoval ay posibleng edit lang. So as parting message, eto sasabihin ko, Michael Sandoval, kahit anong paglilinis sa sarili mo ang ginagawa mo, one thing is sure, gumawa ka ng illegal, nagnakaw ka, inireklamo ka, ngayon natikman mo ang parusa mo. Salamat po.